Hello po, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang vlog edition ng Kakbis Bonsai and Habis. Bago po ako magsimula ng ating gagawin o proyekto, nais ko pong batiin ang aking mga kaibigan na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Sila po ay sina Teresa, si Miss Teresa Calasara, Bonsai Garden Dreamer, Bonsai Bueno by Alex B, Pretty Gem Guts, Joven Malyari, Bonsaiista, Rosevine Vlog, Rosel Jabiliana. Sila po ay walang sawa sumusuporta sa inyong mabalikod, kanya mula sa akin po. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon po, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang aking pong Picos Microcarpa, no? Ay tinanim ko sa 7 months ago, more or less. Ngayon, ang aking pong ipaglilingkod sa inyo ay kung paano po gumawa, mag-fusion ng Picos Microcarpa na hindi magmamarka ang ating gagamiting materyales sa kanyang bark. Ano po? Ito po ang aking ipaglilingkod sa inyo. Pagmasdan po natin maigi ang aking pong ginawa 7 months ago. Ito po siya. Actually, mga mahal na viewers, ay napakalaki ng ginawa niya. Malakas ang ginawang paglaki po ng ating Picos. Ano? Ayan po siya. Kung mapapansin po natin, ayan po, tinalian ko po siya ng ano, ng goma, no? Ayan, eto na po ang laki niya. Ayan, malaki na po, no? So, 7 months ago, hindi po siya ganyang kalaki, no? Halos eh, kalahati lang siya, no? So, napakalakas ng ginawang laki niya, no? Ngayon po, ang gagawin po natin sa kanya, tatanggalin po natin yung goma upang ipakita natin, makita natin kung ano na po ang naging lagay ng ating pag-produce. Pangalawa po, tatanggalin po natin yung lupa, i-expose po natin ng bahagya, bibisitahin natin yung roots po niya, no? Kasi po actually ang base ko po rito ay mga 3 inches below the ground, ano? Ngayon po, gumawa rin po ako, given naman po ito sa ating Picos Microcarpa na pagka binalakbakan po natin ay magbibigay po siya ng mga roots, oh. Ito ang kagandahan po sa Picos na to, no? Ngayon po, may proyekto po ako rito. Gagawin ko po sana sa kanya ay ia-add ko po siya rito para lumaki po itong itong branch ko na to, itong first branch na to, second branch ko na to. Maglalagay po tayo kung kakayanin po ng ating puputuling ano ng mga Picos Microcarpa na pinag-ugat ko po, ano. So ayun po ang mga gagawin po natin dito sa proyektong ito. Pakisamahan niyo po ang inyong abalingkod. Ngayon po mga mahal na viewers, ngayon po is time na tanggalin po natin ang ating goma na pinampiyo sa kanya, no? 7 months ago, no? So, umpisahan po natin dito po sa itaas. Tatanggalin ko po yung guantes ko, medyo may kahirapan tanggalin pagka nakaguantes. Ayan. Mga mahal na viewers, sa isang propagation po ng ating ano ng Argao Taiwan. Ayun, tinatanim-tanim ko lang po sa mga gilid-gilid ng ating ano. Ayun. Tuloy natin.
mga mahal na viewers, natanggal na po natin yung ano, yung ating soil. Lumabas na, na-expose na po yung ating base root o yung nibari niya. Ayan po yung resulta, no. Ngayon po iaayos po natin, ano. Kukunin ko po yung mga pinatubo ko rito, ilalagay po natin dito. Ipiupius din po natin. Gagawin po natin ng paraan para maayos ng bahagya itong areyang ito. Actually, ang bubuin po natin ito dahan-dahan, ano, hanggang sa mabuo yung pinaka-base root niya, yung pinaka-nibari niya na maayos. Maglalagay tayo sa part na to, nagaganyan din po yung ating branch na ilalagay para magkakaganito rin po siya, no. Yan. Ganun po ang gagawin natin, mga mahal na viewers. Iaayos po natin siya. Ito ngayon lang. Saan pa lang? Okay po, mga mahal na viewers, nakuha ko na po yung mga pinag-ugat ko dito. Ngayon po, idadagdag natin dito sa trunk, ano. Ngayon, magko-concentrate muna po ako sana dito sa dalawa na to, ito at saka ito. Mag-a-additional po tayo ng sanga, no, ng ipu-fusion natin sa area na to at saka dito sa isa na to. So, yun po ang gagawin natin, mga mahal na viewers. So, gawin na po natin. Gagawin na po. Okay po, mga mahal na viewers, naidagdag na po natin yung mga pinatubuan po natin na ugat dito. Ngayon po, ito po naging arrangement. Nag-concentrate muna po ako rito sa isang area na to kasi wala po akong materialis. Gagawa pa po ako. Ngayon, nag-additional lang po ako ng dalawa dito para lumaki yung sanga na to. No? Pero sa mga susunod na pagkakataon, dadagdagan ko to, maaari ang maging base natin, mga pagano na pagano. Dito magdadagdag din ako ng sanga rito, kanya ito may sanga ako rito, ayan. Yun yung pala tandaan ko, itong mga aking idinagdag, itong mga ito, ito na idinagdag ko, igaganon ko, igaganon natin. So ayan po ang ating ano, ayan po ang kinalabasan ng ating ano proyekto, no. Ngayon po iaayos po natin ng maganda yung mga ugat niya, yung linya ng mga ugat. Dapat to naka-arrange na rin, no, dahil binuklat na rin natin. Ayan. Ito po mga bago na to, dapat to naka-scatter din siya na palapad. Ayan, tanggalan po natin ng konti. Ayan. Ay, iba, huwag na. Ayan. Ganyan lang natin yan. Ayan. Later on,
pagka ho yan eh, ano, tumanda, lumaki, ayan, mamimili po tayo. Pero, ayan, iaayos na rin po natin yung mga ugat. Ayan. Dito man, ganun din. Ayan. Ayan po. Dito rin, ganun. Ganun din po. Ayan. Nakita ko na ho dito yung mga ugat niya. At tapos ho, pagka ho naayos, nakagawa ulit tayo, mga ilang buwan, gagawin uli ho natin. Palalakihin ho natin uli dito yung base. Ang purpose ko po sana ay magkaroon ng mga bukol-bukol dito. Ayan. Na gumagano siya, no? Hindi siya bilog na bilog, kundi meron siyang ano, bako-bako. Ganun ang mangyayari po rito. Ngayon po ito, idinagdag ko rito rito sa isang sanga na to. Yung mga idinagdag natin, pinusyon ko po dito sa sanga na to. Yung isang sanga natin maliit dito, naglagay din ho tayo. Ayan. Ayan. Hindi ko na ho dito inilagay. Gawa ho ng, ano, ito na ho palalakihin ko. Yung isang ito. Ayan. So, hopefully, matagal-tagal pa ho bago mabuo ito. Gagawin po natin ay ayusin muna natin yung pinaka-trunk po, mga mahal na viewers, ito. So, ngayon, gagawin po natin, ibabalik po natin yung tinanggal natin lupa. Ayun. Para ho makaporma po itong ating ginawa na to. Itong idinagdag natin. Ayan. In the near future po, mag-fuse na rin po itong mga ito. Tulad po nangyari rito. So, ganun po ang gagawin natin proseso. Okay po, mga mahal na viewers, natapos na po natin ang ating proyekto, no? Na-check natin yung ano, yung pinaka ni Barry, yung root base po ng ating bonsai. Ngayon po, nakapag-fusion na naman po tayo ng mga branches, bagong branches dito sa mga sanga natin, ano? So, hopefully ay mabuhay siya at makita natin in a few months at na mag-fuse siya, no? Ngayon po, after na makagawa na naman ako ng medyo marami-rami ng materials, kukumpletohin ko na po ito para mabuo na si as bonsai. So, yun po ang gagawin ko po sa kanya sa near future. So, kung naibigan nyo po mga mahal na viewers ang ating ginawa pong vlog, ay maano mag-subscribe po tayo, pakishare na rin po sa ating mga kaibigan, pakihit na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod po pong vlog. Sa mga bago pa lamang po napadpad sa channel ko, ay pakitulungan po ang inyong mga lingkod. Maraming maraming po salamat sa inyo.